Ikaw ang mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin nyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, ikalimang linggo ng 40 na paghahanda. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal ng pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami ay mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugalit, ipinalit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiyak na sinasabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ang babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito
nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan. Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan, gaya ng isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng ilang alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na naman namin ngayon ang ginagawa mo sa babaeng ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanampa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Nailigtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daayoy tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway.
Nalulugod ka sa akin ang ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po lahat. Sinabi ng pong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. At magpapagong kaloban upang sila'y mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa kanyang harapan. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parukya ni Santo Padre Pio. Noong ako pa po'y seminarista, kami po ay pinapunta sa isang bilangguan bilang isa sa mga apostolate para po magbigay ng katekises, kausapin ang mga nandoon, ang mga nakabilanggo. At pagkatapos nito ay may kaunting salo-salo dahil inobliged na bawat seminarista ay magdala ng dalawang baon. Ano? At during lunchtime, isa sa iyo at pipili kung sino man ang ma-assign sa iyong bilanggo, yun ang iyong pagkakainin. Bagamat marami kayo na nandoon sa hall, subalit tuloy-tuloy ang inyong pagkwikwentuhan. At kapansin-pansin noong pagkatapos ng aming immersion sa loob ng prisuhan, ang kwentuhan namin, mga seminarista, ay lahat sila ay walang kasalanan.
walang priso na umamin na mayroong kasalanan. Ang parating ginajustify nila'y biktima sila at hindi talaga sila ang tunay na may sala. Anyway, sa ating sistema ng hustisya, hindi naman po ito nalalayo. Na pag ikaw ay may pera, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kahit walang kasalanan ay pwede mong maipakulong. Pwede mo pangang maipapatay ang isang taong iyong kinukursunodahan lang, lalo pa kung nagkasala sa iyo ang tao, lalo't kung ikaw ay maimpluensya. Yan ang sistema ng ating hustisya sa bansang ito. Kaya hindi nakapagtataka kung ito man ang maririnig po natin sa mga bilanggo. At bakit ko po ito kinuhang bilang introduction sa ating pagninilay? Dahil ang ating unang pagbasa, ito ang binibigyan ng diin. Si Susana, na kung saan ay nakatakdang patayin dahil sa dalawang matandang lalaki na nagtangkang gumahasa sa kanya. Subalit hindi niya ito pinagbigyan ng laban si Susana, kaya binaligtad siya. Biktima rin po ng injustisya si Susana sa ating unang pagbasa. Mabuti na lamang sa pamamagitan ng binatang si Daniel, nag-intervene ang Diyos, and this is the divine intervention. Nabigyan niya ng karunungan si Daniel na magsalita, isang binata, isang bata, na kung saan ang sabi niya ay, bakit hindi natin ituloy ang paglilitis at tingnan kung may kasalanan talaga ang babaeng ito na inyong pinatawang mamatay. At nabaligtad ang lalaki ngayon, yung dalawang lalaki ngayon, ang isasalang sa kamatayan, sa parusang kamatayan, dahil lumitaw ang tunay na salarin at sila ang may kasalanan. Sa ating ebanghelyo, pakikiapid din po ang kaso na idinulog sa ating Panginoon. Habang nagtuturo ang ating Panginoon, ang mga eskriba at mga pariseyo ay lumapit sa ating Panginoon, daladala ang babaeng nahuli daw sa pakikiapid. Subalit katakataka, bakit babae lang ang kanilang dala, samantalang pag pinag-uusapan natin ang isyo ng pakikiapid, dalawa dapat, lalaki at babae. Bakit babae lang ang dala? Ang pagninilayan po natin dito ay dalawang bagay, konteksto at ang intensyon ng mga eskriba at mga pariseyo. Sa kanyang konteksto, ang ating Panginoon ay Hudyong Hudyo dito. Bilang isang Hudyo, alam niya ang batas at mababasa po natin ito sa aklat ng mga bilang, Book of Numbers, Kabanata 5, na kung saan may tinatawag po sila doong the ordeal of the bitter water. Yung mapait na tubig na kung saan iniutos po doon, isinulat ni Moises, na pag ang isang asawa ay pinaghihinalaang nakikiapid, ito ay papupuntahin sa templo at doon sa sanktuaryo, ang pari ay kukuha ng alikabok at doon sa alikabok ilalagay sa tubig at ipapainom doon sa babaeng nakiapid. At kung ito'y tunay na nakiapid, ito'y magiging mapait through the facial expression of that woman na isinasaalang-alang. At pag hindi naman, pag hindi po ito maging mapait sa kanya, ibig sabihin, nagsisinungaling may dala o yung nag-aakusa. At habang nainom ang babae noong tinatawag nilang bitter water, ang pari ay pupunta doon sa aklat at isusulat
ang kanyang akusasyon sa babaeng ito. Pag ito'y nakita na ng pari ang kanyang mukha na ito'y napaitan, ibig sabihin ay walang kaduda-dudang ito nga ay nakikiapid. At ito ang ginawa ng ating Panginoon sa konteksto ng ating Ebanghelyo. Bakit daw sumulat ang ating Panginoon? Walang nakakaalam kung ano ang kanyang isinulat sa kanyang pag-upo. Gamit ang kanyang daliri, sumulat ang ating Panginoon sa lupa. Ganito ang ginagawa ng mga pari. Ano? Na kung saan ibig sabihin ay gustong sundin ng ating Panginoon. Subalit, alam niyang pag siya'y magbigay ng verdict, alam niyang mahuhuli siya eh. At ito yung ginagawa ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang sabi nga po dito ay para mayroon silang maisuplong laban kay Jesus. Pag sinabi ng ating Panginoon na kailangan siyang patawan ng kaparusahan dahil nahuli ninyo siya sa pakikiapid, sasabihin naman ng mga Israelita na nandoon, hindi ito pwede dahil ang pwedeng magparusa lamang o magpataw ng kamatayan sa isang taong nagkasala ay ang mga Romano dahil sila'y under ng Roman Empire. Kaya hindi pwedeng ang ating Panginoon ang magsabing kailangan niyang batuhin dahil ito ang kaparusahan ng isang babaeng nahuhuli sa pakikiapid. Babatuhin hanggang mamatay. At pag sinabi naman niyang hindi pwede, papaano ang batas ni Moises na dala-dala ng mga iskriba at mga pariseyo? Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoon para matigil ang mga tao, ang mga iskriba at mga pariseyo? Ang kanyang sinabing, sino man ang walang kasalanan sa inyo, ang maunang bumato sa kanya. Ito'y ginawa ng ating Panginoon para ma-realize ng mga iskriba at mga pariseyo kung gaano sila kadumi sa kanilang mga sarili, na tinitingnan ang dumi ng kapwa bago ang kanilang dumi. Ito yung pagiging judgmental ng mga tao na walang ginawa kung hindi bantayan ang pagkakamali at pagkakasala ng isang tao, samantalang ang kanilang kasalanan ay mas matindi sa kasalanan ng kanilang binabantayan. Hindi dahil gusto ng ating Panginoon na kampihan ang nagkasala kung totoo man po at ang pakiwari po ng mga eksperto ng banal na kasulatan, totoong nahuli nila sa pangangalunya, sa pakikiapid ang babae dahil sa salita ng ating Panginoon sa bandang hulihan. Nang sabihin ng ating Panginoon, wala bang nagparusa sa iyo? Ang tugon ng babae, wala po Ginoo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, hindi rin kita parurusahan. At idinugtong ng ating Panginoon, humayo ka at huwag nang magkasala. Sa ating unang pagbasa, Diyos ang nag-intervene para mabigyan ng hustisya si Jose Susana. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon din na Diyos, na anak ng Diyos, na nag-intervene sa ating unang pagbasa. Ang ating Panginoon din po ang nag-intervene sa ating Ebanghelyo, na kung saan sinasabi ng ating Panginoon, nagkasala man ito, tunay man itong nakita ninyo, nahuli ninyo sa pakikiapid. Wala bang puwang ang pagpapatawad? Wala bang puwang ang mabigyan siya ng chance? Sabi po ng isang komentarista ng banal na kasulatan, kanyang pinapalagay lang na ang pagsulat ng ating Panginoon sa buhangin, sa lupa, ay pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa babaeng ito. Ang ating Diyos na sinasampalatayanan, ang Diyos na ating pinananaligan, ay Diyos ng napakaraming pagkakataon, Diyos ng pagpapatawad,
Diyos ng pagbibigay, ng isa pang pagkakataon, ikalawang pagkakataon, ikatatlong pagkakataon. Kaya nga ano ang sabi ng ating Panginoon nung magtanong sa kanya si Pedro, kung ilang ulit patatawarin ang kapatid na nagkasala? 70 times, 7 times. Ibig sabihin, hindi 490, kung hindi unlimited na pagpapatawad. Dahil ito ang ipinangangaral ng ating Panginoon, kapatawaran. Kaya nga, magtataka tayo, bakit ang ating Panginoon, sa tuwing siya ay pumupunta sa Galilea, ang kanyang mga kasalo ay mga makasalanan, mga publikano, na nilevel na ng mga Pariseo at mga Eskriba na hindi sila karapat dapat, na saluhan man lamang, na kausapin man lamang, dahil ang nais ng ating Panginoon, akayin ang lahat ng mga makasalanan. At ito ang dahilan, ito ang layunin ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Ang dalhin ang lahat ng tao, lalong-lalo na ang mga makasalanan, sa harapan ng kanyang Ama, sa mansyon ng ating Panginoon, ng Amang nasa langit. Marahil ang hamon sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, papaano natin ituring ang ating kapwa na alam natin na nagkakamali at nagkakasala. Binibigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Ang pagpapatawad ay gawaing makadiyos. Kung tayo ay makagagawa ng pagpapatawad na ganito, nasusundan natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon at tayo'y nagiging mga apostol, nagiging mga disipulo ng ating Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Felisa Marabilia na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kundero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumaling. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang isasagawan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakit.
Pinulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesukristo, ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais namin palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaaso po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad natin makapagdasal na mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary, altars for reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, meron po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen ang ating FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makaisa
sa mga pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong Sabado, ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.